Sabi ng matatanda, kapag mahal na araw, magnilay-nilay. Pero para sa mga lasenggo, walang nilay-nilay. Kasi ang gusto nila lagi, tagay-tagay. No. May muta pa ako. Kakagising ko lang, mga brother. So, ayan. For today's video, pag-usapan natin itong Holy Week. No? Napakaraming mga taong gumagawa ng mga kalokohan sa Holy Week. Kasi ang akala nila nakakalugod yun sa Panginoon pero hindi nila alam napakalaking pagkakasala nun. Agaya ng mga nagpipinitensya, yan, nagpipinitensya. Sinasaktan nila yung sarili nila, yung iba nagpapapako pa sa krus, aba, yan sakit noon. Para lang sabihin nila na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At ito ang kanilang pinitensya o paggawa ng pagpapatawad sa mga kasalanan nilang nagawa sa maraming taon, maraming panahon. Ito yung pinaka-tradisyon nila o nakasanayan na, no? Yung iba naman, nag-aalay lakad, no? Para daw pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Tapos yung iba naman, nagpapako sa krus, no? Nagbubuhat ng krus. Literal na binuhat talaga nila yung krus, yung nakasulat sa Bible na pasanin mo ang krus mo, literal na nagbuhat sila ng krus, no? Talagang hindi kapanipaniwala. Pero para sa akin, kung talagang willing kang magbago at tumalikod sa kasalanan mo, buksan mo yung Bible, no? Kung may Bible ka, doon mo hanapin ang sagot sa mga katanungan mo. Wala naman yung sagot sa pagpipinitensya mo, Useless lang din yan kung hindi mo naman binabago yung sarili mo. Kung hindi mo naman nauunawaan yung kalooban ng Diyos para sa'yo, no? Ano lang yan, pakitang tao lang yan. Kumbaga sa Bible, kagaya ng mga ano yan, mga high priest tsaka sacerdote, no? Napakitang tao lang, no? Ang pagbabago, hindi yan isang araw lang gagawin, tapos kinabukasan balik ka na naman sa dati mong gawain. So, yung iba pa, padasal-dasal pa sa mga bahay, dami kain, dami basa. Pagkatapos naman yung padasal na yan, doon, sasugalan na naman. Magbibingo, magkichismis, magmamarites. So, kinuo. Mga ganyang gawain, ipakitang tao lang yan. Buksan mo yung Bible mo. So, may Bible na nga tayo para nandun mabasa natin ng kalooban ng Diyos. Hindi yung puro kalokohan. Pinitensya ka, saktan mo pa yung sarili mo, magpapako ka pa sa krus. Para sabihin mo, nagsisisi ka sa kasalanan mo. Ang Panginoong Hesukristo na nga, nagpapako sa krus para sa kasalanan mo. Kagayahin mo pa. Ano ibig sabihin nun? Kulang pa yung ginawa ng Panginoon. So, Ginoo. Ang gawin mo, magbasa ka ng Bible. Kapag nabasa mo yun at naunawaan mo, so, mababago buhay mo. Hindi yung sarili mo lang sinasabi mo, naniniwala ka sa Diyos. Panay ka naman lasing. Panay ka naman pambababae, panay ka pagmamura, panay ka panlalait sa kapwa, pagmamaritis. So, asan ang pagbabago dyan? Buksan mo yung Biblia mo, may Bible. Naniniwala ka sa Diyos, pero sa Bible, di ka naniniwala. Di ka kasi nagbabasa, ayan. Yan ang gawin mo, kung ano yung nakasanayan, tradisyon ng mga tao sa Pilipinas, sabay ka na lang sa uso. Sa linggo, kuha ka ng palaspas, sus, pabidusin mo sa pari. Digit mo sa dingding ng bahay ninyo kay pagpatanggal na ng maligno. Isa o. Ano yung maligno? Nasa katawan mo ang maligno. Gumagawa sa katawan mong maligno. O, kusugal yung maligno. Nagiginom yung maligno. O, nagmumura yung maligno. So, kahit anong gawin mo dyan sa mga tradisyon-tradisyon na yan, kung di mo naman binabago yung pagkatao mo, di mo na, at hindi mo binabasa yung Biblia, walang pagbabago sa buhay mo, boy. Hindi ako judgmental. Sinasabi ko lang yung totoo. Masakit ang katotohanan. Ganun talaga. Kasi ako, nabasa ko, masakit. Lahat ng mga kalokohan na sa akin. Nabasa ko. Masaktan ang puso ko. Kasi naniniwala naman ako may Diyos. Pero, ginagawa ko mga kalokohan. Diba? Wala tayong pinakaiba sa Diablo. Diablo, nanginginig pa nga eh. O. Ano pinakaiba natin doon kung hindi naman natin binabago yung sarili natin?
useless lang yung mga ginagawa natin tuwing mahal na araw at tuwing Linggo pag-isimba kung hindi naman natin nauunawaan yung salita ng Diyos. May Bible? Ba't di mo basahin? Pambihira ka, kapatid. Huwag kang umasa sa mga nakasanayan lang dahil hindi mo naman nauunawaan. Nung bininyagan ka nga, eh, hindi mo alam na bininyagan ka. Hindi mo alam kung paano yung binyag. Hindi yun binyag. Ang tawag doon ay alay. Ang binyag ay bautismo. Bago ka magbautismo, magsisi ka muna sa kasalanan. Hindi ka pwedeng binyagan ng hindi ka pa nagsisi. Na hindi mo pa nga nauunawaan yung salita ng Diyos. Ang daming maling paniniwala sa Pilipinas na hindi nauunawaan ng tao. Dahil sunod lang sila sa mga tradisyon, no, nakasanayan lang. Dahil yan na daw ang pinamana ng mga ninuno. So, walang sa isa'y kung di mo nauunawaan ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia, upin mo, patid. Mahal ka ng Diyos. So, kaya sinasabi ko to, sakit ang katotohanan pag di mo nauunawaan. So, malamang, pagka narinig mo to, babash mo ko. Pero, hindi ko to sinasabi para sabihin, hindi ka mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kaya nga sinasabi ko to. Sinasabi ko to kasi ako rin, sa pula ko, sa mga nabasa ko sa Bible, masakit ang katotohanan. At kung hindi natin i-accept ang katotohanan, no, patuloy tayo mabubuhay doon sa kadiliman. Tanda mo ba nung nanonood ka ng Bible na napakaraming kumalaban sa Panginoong Jesus? Na yung iba naniwala tapos tumalikod din. Bakit? Ayaw nila tanggapin yung kasalanan nila. Gusto lang nila yung pagpapala lang ng Diyos. Pero pagkatuwid ng kasalanan, ayaw nila. Kaya ikaw na nakikinig, nanonood nito, Jesus, magbukas ka ng Bible, basahin mo. Pambihira ka. Hindi ka puro TikTok. Kung anong pinagpapanood mo sa TikTok, puro kahalayan. Sos, ayaw ng Diyos ng ganyan. Mahal tayo ng Diyos, pero kung patuloy tayo namubuhay sa kasalanan, paparusahan tayo. Sabi na nga yun sa Bible,